guys, magandang araw po sa inyo lahat. Tanghali hapon, kung nasa naman po kayo ngayon sa oras na to. Kayo po ay aking malugod na binabati ng isang mapagpalang araw. Muli, ay samahan niyo po ako sa aking panibagong vlog sa araw na to. Ngayon po ay nandito ako sa isang park. Isang po yung malapit lang sa amin. Sana samahan niyo ako kasi medyo nalulungkot ako. Wala po ako makausap. Kaya samahan niyo ako. Guys, kung mapapansin nyo, wala po talaga naglalaro kahit nagbabasketball. Kasi nga po, Ramadan dito. Hindi po katulad ng pag-ordinaryong araw. Napakarami pong tao dito. Lalo na yung mga kabayan na mahilig po laro ng basketball. Yun po. Mayroon namamasyal din pala kahit konti. Ayun, yung mga kabayan tayong maglalaro. Ayun, kasama nila yung anak nila. Ayan guys, dito po tayo sa isang park. Sana ay palagi akong tinatambayan. Makikita nyo po, alos walang mga tao ngayon kasi nga po Ramadan. Birang-bira lang po yung mga nagpupunta rito ngayon. Karamihan po dito ngayon ay mga tulog. Ayan po, dito po tayo malapit sa may fountain. Tingnan niyo po, napakaganda po ng fountain dito. Diba? Ganda po ng fountain dito. Makikita niyo po yung lugar, napaka-relaxing. Alam po, wala po talaga masyadong tao. Meron man siguro konting-konti lang. Kita nyo po, meron man, meron hindi po hit sa ganun karami. At like pag hindi Ramadan, napakarami pong tao dito. Okay din naman, dito magpahipahinga. Isa sa loob ng bahay. At dito, mas nakaka-relax. Wala po mga naglalaro ngayon. Iba po talaga rito pag Ramadan. Konti na po yung mga tao nasa labas. Karamihan po yung mga natutulog, mga nagpapahinga. May pa po sila gigising. Dito ka lang, medyo maaliw ka na rin. Yung mapapansin nyo, napaka-tahimik ng lugar na to. Mag-sit and ka lang dito, hindi ka na po masyadong mainit. At least may makikita ka pang mga bata na kahit pa paano yun lalaro-laro. Ayan, may mga dumarating kasamang anak-anak, tutulak ng mga babies nila. Isang pamilya dun. Kita niyo po ba?
chill. Chill and relax. Ganda po ng fountain, no? Sayang. Wala yung mga batang namamasyal. Harap sana. Ano niya pag maraming bata dyan sa gilid. Sa ibang park, yung ibang mga fountain po, may mga ilaw pa yan. Yung mga kulay-kulay yan. Dito'y simple lang. Pero maganda rin naman. Dami din pong ibon dito. Ayan po. Tignan nyo. Dami rin pong ibon. Ayan po ba? Kaya masarap din po dito mag-upo-upo. Para na rin po tayong ano, sa Pilipinas. Kumbaga, parang luneta. Ganon. May mga kalapati. Lipad-lipad. Tapos, ganyan. May po. Ayan o. May fountain. Kahit pa paano, sarap po talaga mag-upo-upo dito. Kasi mapansin nyo po, yung mga damo, maganda. Yung mga pagkakatrim niya, pantay-pantay, alagang-alaga. Kasi nga po, dinidiligan to eh. May timing ng dilig dito. Paikot po yan. Alas pare-parehas po yung ano yan, yung damo. Yan, ganyan kaganda yung mga damo rito. Ayan, kung makikita nyo po, ayan, napakalinis po rito. Wala po masyadong tao. Ito nyo guys, oh. Masyado talagang tao. Ay, ganitong pasyalan dito, kahit pa paano, relax ka na rin. Wala po tayong baon ngayon. Kasi bawal po kumain dito. Pag Ramadan, bawal po kumain sa labas. Kahit uminom po ng tubig, bawal. Pag nahuli ka po, may fine. Hindi lang po alam kung magkano ngayon. Yung wala nga pong mas, may pound 3,000. Magkano na po sa pera natin yun? 30 mil mahigit. Pero yung simpleng walang mask, 3,000 dirham. More than 30,000 sa pera natin yun. Kaya ganun po talaga dito. Maluwag pero maraming bawal. Maluwag dahil yung mga tao nakakalabas, makakapamasyal. Pero meron sila mga pinagbabawal tulad ng mga pag wala kang mask, talagang huliin ka nila. Walang patawad. Lalo na yung mga simple pag-upo sa bus na may mga nakalagay na bawal. So dito, sunod talaga sa protocol. Dapat hindi magkakatabi yung tao, lalo na kung nasa mga nasa bus. Hindi po talaga dapat nagtatabi-tabi yung mga tao. Yun po yung ano dito sa UAE. Dapat kapag nasa labas kayo, talagang todo ingat, susunod kayo sa mga patakaran. Hindi yung pwede yung susunod yung gusto nyo, katulad dyan sa atin sa Pilipinas na maraming matitigas ang ulo, dikit-dikit sa bus. Dito hindi po pwede yun. May fine po talaga. Ganun po dito.
Salamat po sa mga tao na hindi po nagsasawa at patuloy na sumusuporta sa aking mga video. Lalo-lalo na siyempre, unang-una ang aking mga mahal na sa buhay, ang aking asawa at ang aking mga anak. Shout out sa aking asawa at sa aking tatlong anak. Ganun din sa aking alaga. Mag-iingat kayo palagi. Mahal na mahal kayo ni Papa. Alam ko, balang araw, makaka-uwi din ako. Matatapos din itong pandemya na to. Makakasama ko rin kayo. Tinatamaan ako ng lungkot, kaya ako lumabas. Although, sanay na naman ako, kaya lang, hindi ko maiwasan. Tamaan ng homesick. Hindi man ako malungkot na malungkot. Pero, minsan, ganun talaga pag nasa malayo ka. May mga times na tinatamaan ka ng pagka lungkot ng konti. Ayoko naman masyado malungkot. Kasi hindi man ako ganun tao eh. Masayahin tao ako. Although, minsan talagang ganun. Hindi maiwasan na hindi ako tamaan ng pagkainip. Sawa na ako sa kakapanood ng YouTube. Nakahiga. Mahirap din talaga yung hindi ka pumapasok. Although, may sinasahod ka naman, pero iba talaga yung nagtatrabaho. Kahit paano, nare-relax yung utak mo, may nakakausap ko mga tao. Araw-araw. Not like, ngayon, almost 1 year, isang taon na mahigit. Sa kwarto lang ako. Ngayon lang ako naglalabas dahil salamat sa kaibigan ko na yun nga. Nainganyan niya ako mag-YT. Sabi niya, kuya, mag-vlog ka para hindi ka lagi nag-iisip. Siguro naawa na rin siya sa akin. Kahit palagi nga ako malungkot. Nakahiga lang. Nag-iisip kung kailan makakauwi. Chill-chill lang daw. Yan yung buhay. Kentuhan lang tayo. Thank you, nandyan kayo. Salamat. I'm thankful talaga ako kasi may YT, may nakakausap na ako kahit paano. Tingin ka lang sa camera, alam mo may mga nanonood. Hindi man tayo magkakalapit. Ganun pa rin, lubos pa rin ako nagpapasalamat dahil talagang yun nga, kahit paano may nakakausap po talaga ako. Kahit sabihin pa nila na parang may sira yung ulo mo kasi wala ka namang kausap kundi cellphone lang. Pero at least malaking bagay yun. May nalalabas ang ano mo. Mga hinahing mo sa buhay. Hindi man talaga dapat malungkot. Sabi nga, tuloy lang yung buhay. Maayos din yan. Hindi man tayo pinapabayaan ni Lord. Nandiyan naman siya. Palagi naman tayo nag-arasal na sana matapos na talaga yung pandemya. Kasi hindi nga naman tayo bibigyan ni Lord ng problema na walang solusyon. Andiyan lang yan. Tinetesting lang siguro po tayo kung gaano tayo kahaba yung ating pagpapasensya. Kung hanggang kailan tayo makakatiis. Sabi nga huwag kang susuko. Pagsubok lang yan. Kaya, sana, huwag niyo po akong iwanan. Lagi niyo po ako samahan. Diyan lang po kayo. At nandito lang niyo po. Patuloy lang po mag-vlog ng kahit ano. Para po, kahit paano mapasaya ko kayo. Thank you po talaga sa lahat. Lalo-lalo na sa mga taong walang sawang sumusuporta at tumatangkilik sa aking mga vlog. Sana po paki-like, share and subscribe din na rin po, lalong-lalo na po doon sa iba. At paki-pindot nyo po yung notification bell para po sa aking mga susunod na upload, palagi po kayong updated. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po. God bless you all. Bye-bye.